So ito pong muli ang inyong abang lingkod, si Pastor Vic D. Guzman ng Revive Us Again Ministry. Yung pong nakaraang lesson natin ay tungkol po sa stages of healing. Meron po itong 9 stages of healing. Yung una, yung energizing, papalakasin ang katawan upang yung mismong katawan ay labanan ang lahat ng sakit na nasa loob ng ating system. Yung pangalawa ay cleansing, ito po yung paglilinis lahat ng mga toxin, lahat ng mga basura sa loob ng katawan ay i-discharge po. Ano? At yung pangatlo ay yung healing reaction. Yung lugar po na may sakit o may problema ay magre-react po yan, hihilab, kasi po na-detect na ng katawan yung sakit, kaya ito po ay magre-react. And then yun pong tinatawag nating building stage na kung saan ay nire-repair na ng katawan yung mga damaged cells, yung mga dead cells, bad cells, mga cancer cells, inire-replace po yan ng mga cells or stem cells, at dahil dito makakaranas yung pong may sakit ng pagkaantok o sasarap ang kanyang tulog. And then yung backtracing na kung saan babalikan at kakalkalin ang lahat ng mga sakit na nakatago upang totally ay alisin sa iyong system. And then yung crucial stage, ito po yung time na nangyayari ito sa mga malalalim ang sakit katulad ng mga cancer, ng psoriasis at ng iba pang malalalim na sakit. At nice kong idagdag din po doon sa crucial stage ay ito po yung time na tataas ang lahat ng mga vital signs. Ano po? Kaya habang nagtitake ka po ng sagip, sa unang 2 linggo ay bawal po na muna ang check-up ng lahat ng mga, ang check-up ng blood pressure, ng creatinine level, ng blood sugar. Ano? Stop po muna yan kasi po sigurado pong magtataasan yan sa within 2 weeks. At magugulat kayo, baka magdoble yung taas ay matakot po kayo, kaya bawal po muna. Ang tawag po doon ay crucial kasi kung hindi ka nakapakinig ng seminar ay baka magtaka ka, at sa halip na makatulong sa iyo ay mapasama pa, no? Kaya tinawag nating crucial stage. And then yung maintenance, na kung ikaw ay gumaling na at least within 3 months ka nang nagtetake nito, naranasan mo na yung total healing, kailangan ka pong mag-maintain at least isang shot every morning upang maranasan mo yung kalakasan ng katawan. Kung ano yung lakas mo sa umaga hanggang gabi, hindi po magbabago ang iyong lakas. Kaya kailangan po natin ng maintenance upang sa gayon yung pong mga parating na mga sakit ay hindi na po tumalab sa iyo. No? Maresist na agad ng ating immune system. And then yung regular exercise, kahit pa bending-bending, twisting, jogging, o anumang uri ng exercise para po ma-develop muli yung mga damaged cells na sinira ng karamdaman. And then yung prayer and fasting, yung kahalagahan ng pananalangin sa Panginoon at yung pagpa-fasting upang mapahinga yung ating digestive system, at sa gayon ay lalo pang bumilis ang production ng mga good cells doon po sa ating bone marrow na siyang dinadala ng dugo sa buong system. Now dito po sa series ng lesson na ito ay tatalakayin naman po natin yung pong mga iba't ibang karamdaman. Ano ho? So i-detalye natin kung paano ang gagawin at ano ang mangyayari kung iinom ka po nitong sagip, the ancient herb na ito. Ano ho? Now, una po sa lahat ay pag-usapan po natin itong tungkol po sa brain tumor o kaya problema sa ulo. Ano? So yung brain tumor, usually sa doktor po iyan po ay binabaak, ano, nilalagari at tinatanggal yung brain tumor. Ano? Tinatanggal yan. Ang problema, pagka yan ay na-operahan at natanggal, usually, yung pong may sakit ay nagiging gulay o kaya nagiging parang living dead.
Bakit? Kasi po na-damage na yung brain cells niya. Kaya hindi po advisable na operahan yung bungo natin. Now, ang kagandahan po dito sa sagip, the ancient herb, pag uminom ka po nito, yung pong mga nana na yan o yung pong mga tumor na yan ay kusang lalabas sa ilong. Ano? Isisinga mo yan, mga nana, mga patay na dugo. At yan po ay nangyari po sa akin kasi nga po ako ay may brain tumor. After 1 year po akong nagtetake ng sagip, the ancient herb, isang araw, bigla na lang may tumulo na napakabaho sa aking ilong, mga patay na dugo, yun po ay sa loob ng 1 week kung isinisinga, walang tigil, at after 1 week ay tumigil na po at hanggang ngayon po, wala na pong sumasakit sa aking ulo. Totally, ay nahil po yung aking brain tumor. At isa pa rin mga sakit na nagagamot dito, yung pong mga epileptic, ano, yung pong nagsisisure. Ang problema po niyan, yung sa tinatawag nating central nervous system, yung komandang brain, papunta doon sa spinal at sa buong system, ay meron pong problema. So pag uminom ka po ng sagip, the ancient herb, pati po yun ay naitatama na iko-correct. No? Mawawala yung kanyang epilepsy na yan pagka po siya ay nakainom ng sagip, the ancient herb. Isa pa pong problema din sa utak, ano ho, ay yung pong mga na-damage ng tinatawag nating droga. Ano ho? Especially yung mga nagsasabu, pagka nasobrahan ka niyan, ay nadadamage po yung brain, nagsisrink. At meron po kaming kaso na ganyang sakit na addict sa shabu. At naging ano po siya, naging labas-masok sa mental hospital. Ano ho? At dumating pa yung time na siya po ay na-demon possess na. Kasi nga po, na-damage na yung brain. Kasi yung mga mahina na ang isip, ang kaisipan, at meron ng mga mental problem, usually madali na po yung pasukin ng evil spirit. Kaya yung pong tao na yon ay naging demon possess, at dumating yung time na siya po ay pakalat-kalat na lang sa lansangan. Now, one time ay meron po akong binibili sa isang tindahan at ako po ay nadaanan ng tao na ito kasi may mga time na nagnonormal siya at ako'y kanyang binati. Ang sabi niya, Pastor Vic, lingkod ng Diyos, tulungan mo naman po ako. Ang sabi ko sa kanya, sige, sumunod ka sa bahay at tutulungan kita. Pagdating sa bahay, pinainom ko po ng sagip, the ancient herb, at nagkaroon po ng pagbabago sa kanya at siya po ay ipinag-pray ko at idinil ko po siya sa deliverance. Ano, kinast out ko yung mga spirit na nagpapahirap sa kanya. At tuloy-tuloy po siyang pinainom nitong sagip herb. Within 1 month po, ay totally nakarecover po siya. Ngayon po ay maganda ang kanyang trabaho, may asawa at meron na siyang mga anak. At ngayon po ay kapakipakinabang na siya sa society. Kaya po kung meron kayong mga kakilala na mga na-addict o meron ng problema sa kaisipan, ay napakahusay pong lunas ito pong ating sagip, the ancient herb, na siya po ay gagaling at makakabalik pa siya ng normal sa ating society. Ano po? So yun po yung mga sakit na nakukuha dito po sa problema natin sa brain. Ano po? At pati na po yung mga migraine at kung ano-ano pang sakit ay madali pong mapagaling dito po sa pamamagitan po nitong ating sagip, the ancient herb. So ito naman po, pag-usapan natin yung pong mga lung problem. Ano? Ito po ang number one na problema ngayon sa buong mundo. Ito pong lung problem. Ano po ang dahilan? Yung pong dahilan nito, yung pong COVID-19. Ano? Ito po yung isang virus o coronavirus na umaatake doon po sa lungs. Ano? Ang kanyang inaatake yung lungs, kaya ang mga symptoms niyan, siya po ay nahihirapang huminga, ang kanyang ubo ay tuyo,
at may mga time na nilalagnat at sumasakit ang ulo, no? So, yun po yung mga symptoms na sinasabi ng mga doktor. Ngayon, pag uminom ka po nitong sagip, the ancient herb, ay pinapalakas nga po ang ating immune system at ang nangyayari ay magpuproduce ng mga good cells ang ating immune system at lalabanan niya po yung mga virus na yan na nasa ating lungs. Ano po? At madali pong gumaling yung mga problema na ito sa lungs, no? Katunayan nga po, marami kaming mga may sakit na hika. Alam niyo po, ang hika, lifetime na pong sakit yan. Lalo kung malalim. Kasi nga po, kaya nagkakaroon ng hika, ay nabarahan na po yung mga passage ng air sa ating lungs. Ano, sumikip ng sumikip, kati-take ng mga synthetic medicine, kagagamit ng mga inhaler o kung ano-ano man. So natutuyo yung plema, sumisikip yung passage. Ngayon, kung ang kayo po ay merong hika o malalim na hika, ang gagawin nyo po ay inom ng sagip, the ancient herb, tapos gamitan nyo po ng nebulizer. Yung ginagamit nyong nebulizer, sa halip na yung ilagay nyo yung pangkaraniwan yung inilalagay na substance, ang ilagay nyo po itong sagip, the ancient herb. No, kung gaano karaming nilalagay nyo, ganun din po yung dami. Lalanghapin nyo yung usok, kasi po pag painom lang, diretso sa bituka, pag nilanghap mo, diretso po doon sa lungs. Kaya ang tendency po, babaklas yung mga plemang nakadikit sa lungs mo at iluluwa mo ng iluluwa. Yan, ano? At ngayon, wag po kayong matatakot kung lalo kayong ubuhin ng ubuhin at lalong may mga time na sumikip ang inyong paghinga. Normal po yon. Ang gagawin nyo po, pag naranasan nyo yon ng ubo at parang lalo pang lumalala, inuman nyo po ng inuman para po kumalma yung inyong pag-ubo. Ano? At magugulat kayo, magluluwa kayo ng magluluwa ng mga madidilaw na plema, malalagkit na plema, hanggat hindi nauubos yung mga nakabara dyan sa lungs mo, ay hindi po titigil ang pag-ubo mo. No? Kasi po ito ang paraan ng lungs para ialis yung mga plem na nakalagay po, na nakabara po doon sa loob ng inyong lungs. No? Kaya wag po kayong matatakot. Kung malalim ang hika, mga 2 days hanggang 3 days, ay gagaling na po yan. Ano? Ano pa po yung mga sakit sa lungs? Katulad po ng TB. Meron po akong kakilalang pastor na tiga Bicol. Siya po ay inresitahan sa center ng gamot sa TB for 6 months. Ano po? Nainuman. At after 6 months, siya po ay bumalik doon po sa center upang humingi pa ng additional na reseta. At sabi sa kanya, siya ay magpa-X-ray at ang resulta po ng X-ray ay wala na po siyang TB. Ang problema niya, nararamdaman niya, hirap siyang huminga, no, madali siyang mapagod. So, sabi ng X-ray, wala na siyang sakit, pero sabi ng katawan niya, meron pa siyang sakit. At ang nangyari po, siya po ay na-reach out nitong ating ministry. Umino po siya ng sagip, the ancient herb, at alam niyo po, inilabas niya yung napakaraming plema, no? Mga mababerde, maiitim na plema, na naipon, na nagtigasan doon sa loob ng kanyang lungs, bunga ng synthetic na kanyang ininom for 6 months. So madali pong gumaling dito yung mga sakit na TB. Kahit nga po yung mga dumuduranan ng dugo, madali pong gumaling yan kasi pinapalakas yung lungs nitong sagip, the ancient herb. So kahit ano pong sakit sa lungs, madali pong mapagaling nitong sagip, the ancient herb. Particularly ito pong COVID-19 na kumakalat. Kaya nga po, kung meron kayong kakilala na naapektuhan nito at napapakinggan nyo at napapanood nyo ito pong video na ito, ay pwede nyo po kaming kontakin upang makatulong tayo sa mga tao na kinapitan na ng COVID-19. O kaya naman yung mga taong nasa frontliners, pwede po natin silang matulungan kung ma-introduce po natin ito. Kasi nga po, ito po kasi napakahirap paniwalaan.
mahirap pa unawain, kaya ito po ay kaya nga binabanggit ko nga po lagi na itong healing power ng sagip, the ancient herb, ay miraculous in nature. Ito po ay beyond human comprehension and beyond scientific explanation. Kaya hindi po natin ito basta-basta maialok kasi nga magugulat sila at ang hirap nilang paniwalaan. Kaya nga po itong sagip, the ancient herb na ito, ay available lang po ito sa ating ministry sa mga churches. Ano ho? Kasi naipagpe-pray natin yung may sakit at nabibigyan po natin itong sagip, the ancient herb, at sigurado pong gagaling ang lahat ng kanilang karamdaman. Ano po? Now, tulad doon, kung gusto nyo nga malaman yung details kung paano pag-inom, ay panoorin nyo po yung healing stages. Ano, nadoon po yung details kung ano po yung mga gagawin nyo. Now, pangatlo po dito yung mga heart problem. Ano po? Tulad ng butas na puso, rheumatic heart disease, baradong puso, baradong ugat, enlargement ng puso, lahat ng klaseng sakit sa puso. Ano po? Meron po kaming case sa Silang, Cavite. Nung kapi po yung nagkanak ng seminar doon, meron pong isang bata akong nakita na nakaupo lang sa isang tabi. At siya po ay payat na payat. Now, ang sabi ng nanay, ang sakit ng kanyang anak ay butas ang puso. At siya po ay hinihingian ng 1,000,000 sa heart center para po ma-operahan ang problema. Wala po silang ganong kalaking pera. Now, yung nanay niya ay umatin po ng seminar, kumuha ng 3 bote, ipinainom sa anak. Pagbalik po namin after 1 week, hinahanap ko yung bata, ang sabi ng nanay, Pastor, yung anak ko po ay wala. Nasaan po siya? Ay andun po, naglalaro na ng basketball. So, ganun po kabilis, ano ho, ang kanyang healing power. So, lahat po ng problema sa puso ay kayang-kayang pagalingin po nitong ating sagip, the ancient herb. Ngayon, may mga problema ang puso na may mga bara, ano ho. Kaya pagka uminom ka nito, posibleng bigla kang ubuhin at biglang meron kang ilalabas na patay na dugo o kung anumang nakabara dyan sa heart mo, pwede mong ilabas yan. Ano ho? So, meron pong mga reaction din yan at huwag po kayong matatakot kung anumang reaction. Pag nag-react, inuman nyo po agad. Nag-react, inom agad. Ganun po ang ating proseso. Ano ho? Dito po sa ating sagip, the ancient herb. So, yan pong mga detalye na yan ng lahat ng karamdaman. Kung ang karamdaman nyo ay sa brain, ano ho, brain tumor, migraine, mental problem, yung pong nagkaroon na ng sakit dahil na ang kanyang brain ay nag-shrink na dahil siya po ay na-addict sa shabu, ano ho, kayang-kaya po yan ng sagip, the ancient herb. Yung pong mga problema sa lungs, tulad ng hika, ng TB, ng tinatawag nating COVID-19, coronavirus, lahat po yan ay dala at kayang-kayang pagalingin ng ating sagip, the ancient herb. At lahat din po ng problema sa puso, ano ho, kayang-kaya pong pagalingin ng sagip, the ancient herb. Ano po? Kaya subaybayan nyo po yung pong susunod nating lesson at tatalakayin naman natin yung pong mga iba pang karamdaman para naman sa kapakanan noong mga may ganitong mga sakit, iisa-isahin po natin upang maging kapakinabangan sa ating mga viewers na nanonood na gustong makaranas ng total healing. Maraming salamat po.